ano, kamusta mga porngies? Sa ngayong episode, samahan nyo ako. Magpapadala ako ng centerboard na order sa LBC. At titingnan natin kung magkano aabutin ng pagpapadala ng ganitong klase na item sa LBC. Kung mas makakamura ba tayo o hindi. So yun, samahan nyo ako. Punta na ako ngayon sa LBC. Okay, so yun na mga Bornkista. Ngayong episode, nakita nyo naman, nagpadala ako ng LBC na COD ng mga ng centerboard. Order sa akin yun na ng customer. So, ano kasi, bale, namamahalan siya dun sa mga biyahero, si mga riders, mga pickup na lalamove ganun. So, ang sinuggest ko sa kanya ay ipa LBC na lang namin na COP. Kasi ang LBC meron silang ano offer na pagka doon lang sa box nila na small tsaka mini pwedeng 95 lang yung bayaran mo basta COD at branch pickup. So yun yung ginawa ko, sakto kasya naman yung ginawa ko centerboard dahil puzzle type siya. So limang cuts siya, so mas maliit pagka hiwa-hiwalay. So umubra na napag-cashing ko dun sa box ng LBC na small. Yan. So yun, pwede nyo rin gawin yun. Share ko sa inyo na pagka magpapadala kayo ng online na orders at maliit lang naman, kasya sa LBC na small tsaka mini na box, pwede nyo sa kanila ipadala by COP. So yung sabihin nun, pag pinigap ng customer yung item sa LBC, babayaran niya yung shipping fee at kung gusto nyo, i-charge nyo na din pati doon sa item value. Yun nga, para makatipid kayo pagka magpapadala kayo ng mga online orders ninyo like Sintra, stickers, or anything na related sa online business, pwede kayo sa LBC, sabihin nyo lang yung small or mini na box na COP. 95 pesos lang yon. Hindi ko lang sure kung hanggang Mindanao or Visayas, pero basta within Luzon, nasubukan ko na 95 lang siya. Yun. Pero branch pickup lang yan, walang door-to-door. Yun, so yun lang naman ang episode ko ngayong araw na to, na share ko lang sa inyo, sana makatulong. Sana nag-enjoy kayo ulit sa panonood. Again, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kung meron pa kayong mga katanungan or kung meron pa kayong mga gusto i-request na video na gusto nyo ipagawa sa akin na related sa sticker business, i-comment nyo lang sa baba, huwag kayo mahiya. And again, kita-kits tayo sa susunod na episode and maraming salamat ulit sa panonood.